Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Lu at kay Uminous Cookie. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Atin pong tunghayan muli ang pinali ng kwentong ito na aking isinulat na pinamagatang Igon the Hitman, ang taong gabunan na tagatugis ng mga aswang. Pagdating nila sa bahay ng babaylan, ay nagpapasalamat si Tatay Ben dahil buhay pa ito at matatanong na niya ang gusto niyang tanungin tungkol sa mga gabunan. Aling Delia, magandang tanghali sa iyo. May gusto lang sana akong tanungin sa inyo tungkol sa pagkataon ng anak kong si Igon. Siguro naaalala niyo pa rin siya. Siya yung sanggol na dinala namin dito noon. Yung anak ng aswang na gabunan? Oo naman. Paano ko yun makakalimutan? Eh ako ang nag-alis ng pagkaaswang nun. Ano ba ang itatanong mo, Ben? Wika ni Aling Delia kay Tatay Ben. Gusto ko lamang sana itanong, Aling Delia, kung halimbawa na makipaglaban ang anak kong si Igon sa mga kalahin ng gabunan, mananalo ba siya kaya? Hay naku, Ben. Di mo na naman ginagamit ang utak mo. Siyempre hindi. Isa na siya ngayong tao. Lakas at bilis lang naman ang meron sa kanya dahil sa dugong nananalaytay sa kanya. Pero Ben, kung ang kakalabanin niya ay gabunan na may mutya ng pagkaaswang, siyempre kapag naging gabunan ito, magiging doble rin ang lakas nito kaysa kay Igon na tao na nga lang wala na ring mutya. Gets mo ba, Ben? Oo, Aling Delia. Naiintindihan ko po. May isa pa po akong tanong. Kung halimbawa naman po, nakunin siya ng mga kalahi niya, magiging aswang na gabunan ba siya ulit? Magandang tanong yan, Ben. Ang sagot ko dyan ay, oo. Dahil pwede naman siyang palunukin ulit ng ibang mutya kung meron man sila. Kapag nangyari yon, Ben, babalik siya sa tunay na pagkataon niyang gabunan at hindi niya na maalala ang nakaraan niya kapag nasa katawan niya na ito. Dahil lalasunin ng mutyang yon ang kanyang isipan hanggang sa puro pagpatay na lang ang laging nasa utak niya. Di niya makokontrol ito kahit anuman ang gawin niya. Ah, ganun pala yon. Eh Aling Delia, balita kasi ngayon na may isang grupo ng mga gabunan na nagkukubli ngayon sa kabundukan na yan. Kaya ako na pa rito. Kasi andun ngayon si Igon nangangahoy sa bundok na yon. E baka mamaya makita siya ng mga kalahi niya at kunin siya para maging sugo nila. Di ba alam niyo naman yon, Aling Delia, na siya ang sugo ng mga gabunan? Oo, alam ko yun, Ben. Naku, Ben, hindi man layong mangyari ang iniisip mo. Baka naman napunta sila dito para hanapin nila ang sugo nilang nawawala ng matagal ng panahon. Yan nga ang iniisip ko ngayon, Aling Delia eh. Sa palagay niyo po, may solusyon po ba para matalo ng anak kong si Igon ang mga gabunan na yon? Teka. Alam ko na. Meron, Ben. Ano ho yun, Aling Delia? Naaalala mo pa ba kung saano inilibing ang mutya ng anak mo noon? Oo naman po, Aling Delia. Anong meron sa mutyang yon? Oorasyonan ko yun at bibindisyonan ng Agwa Bendita para mamatay ang masamang kapangyarihan meron ang mutya na yon. At kapag namatay na yon, magiging puting bato yon at pwede nang ipalunok ulit sa anak mo. Paliwanag ni Aling Delia kay Tatay Ben. Ano ang mangyayari sa anak ko kapag nalunok na yon? Siyempre, magiging aswang ulit siya na gabunan. Pero magiging kulay puti ang balahibo nito kapag naging gabunan na siya. Nang dahil siya ang sugo,
Ibig sabihin ay mas malakas siya sa lahat ng uri ng aswang. Eh, Aling Delia, baka mamaya kami ang kainin ni Igon kapag naging gabunan na siya. Hindi, Ben. Hindi. Dahil kahit magpalit man ng anyo ang anak mong si Igon, ay hindi magbabago ang pag-iisip niya. Magpapalit lang siya ng anyo, pero tao pa rin siya mag-isip. Dahil wala na ang maitim na kapangyarihan sa bato na lalason sana sa utak niya. At hindi rin siya kakain ng tao o anumang masasamang gawain ng kalahi niya. Dahil kontrolado niya ito lahat. Mahabang paliwanag ng babaylan. Agad namang umuwi ang magkumpadre at hinukay ni Tatay Ben ang mutya ng pagiging aswang ni Igon at dinala ulit ito kay Aling Delia. Heto na, Aling Delia, ang mutya. O siya, dyan muna kayo sa labas at mahabang pag-orasyon ang gagawin ko para dito para mamatay ang masamang kapangyarihan meron nito. Sige po, Aling Delia. Antayin ka na lang namin dito sa labas. Wika ni Tatay Ben. At isinara na nga ng babaylan ang pinto ng bahay niya. Pagkaraan ng 3 oras, ay bumukas na ang pintuan ng matanda. O Ben, heto na ang mutya ni Igon. Siguraduhin mo na maipapalunok mo to sa kanya bago ka pa maunahan ng kalahi niya. Kumpadre, kung sakaling andun nga siya sa kuta ng mga gabunan at bihag siya, paano tayo makakalapit kay Igon? Wika ni Coronel kay Tatay Ben. Siya nga no, paano ba? Di ko rin alam, kumpadre. Sagot naman ni Tatay Ben at narinig yon ng babaylan at ang sabi nito ay, yun lang ba ang problema niyo? O heto, kunin niyo. May laman yan na langis at halo-halong halaman. Kapag ipinahid nyo yan sa inyong katawan, di kayo maaamoy ng anumang klase ng aswang. At ito pa, isusulat ko na lang sa papel. O eto, tig-isa kayo ha. Banggitin nyo ng 3 beses yan ha, para din nila kayo makita. Yan ang tinatawag na pambulag. O, ngayon, humayo na kayo. Baka nasa kapahamakan na ang anak mong si Igon. Saad ng matanda. At dali-dali na nga silang umuwi at kinuha ang mga baril na gagamitin nila. Naglakbay na silang 2 sa bundok kung saan ang kuta ng mga aswang na gabunan. Gabi na nung malapit na sila sa kuta ng mga ito nang marinig nila ang tunog na tila'y parang nagri-ritual. Agad nagmadali ang 2 at sinundan nila ang tunog na yon. Nang matanawan na nila ang kuta ng mga ito, ay agad silang nagpahid ng langis para di sila maamoy at binigkas nila ang nakasulat sa papel. Maya-maya'y lumapit na sila sa kuta ng mga yon at nakita nila si Igon na nakatali sa puno ng nyog. Igon, anak! Sambit nito sa mahinang boses. Ben, huwag kang magsasalita. Baka marinig nila tayo. Magsinyasa na lang tayo. Okay, okay. Sambit ni Tatay Ben sa pagsisenyas lang. Kasalukuyang nagri-ritual na sila at sinasayawan pa nila si Igon ng paikot habang nakatali ito sa puno ng nyog. Nakita naman ni Tatay Ben ang isang itim na bato na nasa baso at nasa paanan nito ni Igon. Sabay palang niriritwalan ang mga ito para magkaroon ng bisa ulit ang mutya ng pag-aari ng ama ng kanilang pinuno. Nang dahil di sila nakikita ng mga aswang na to, ay naghanap ng uling si Tatay Ben at kinuskus niya ito sa puting mutyang hawak niya para maging itim ang kulay nito. Dahan-dahan siyang lumapit doon kung nasaan ang baso na may itim na bato. Inantay niyang walang nakatingin at mabilis niyang pinalitan ang mutya na nasa baso. Agad silang lumayo para di sila maramdaman ng mga ito. Nagbasid lang sila at inantay matapos ang kanilang ritual. Kinuha ng pinunong aswang ang mutya at pilit ipinalalok yun kay Igon.
Ayoko! 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 Ayoko sabi! Ayoko! Nagpupumiglas ito hanggang sa hinawakan ng dalawang gabunan ang kanyang ulo. Wala ka nang magagawa. Dahil sa araw na ito, ay kaisa ka na namin. Wika nito, at pilit na isinuksok ang pinuno ng gabunan ang bato sa kanyang bibig. Maya-maya'y nalunok ito ni Igon. Oh, bakit naging puti ang balahibo niya? Hindi maaari ito. Imposible! Dahil mutyayan ng aking yumaong ama! Saad nito? Pinalitan ko lang naman ang mutya na nasa baso. At ang nilunok ng mutya ay ang pag-aari niya na inalis lang namin ang itim na kapangyarihan nito para di siya maging gaya niyong masama. Sino ka? Bakit di ka namin nakikita at naamoy? Nasaan ka? Sigaw ng pinuno ng gabunan. Biglang niratrat ng dalawa ang mga gabunan. Heto, tikman nyo to! Hindi maaari to! Hindi maaari! Lusobin sila kung saan man nagmumula ang tunog ng baril nila! Lusob! Sigaw ng pinuno nila. Madami na ring napatay ang dalawa dahil na rin sa di sila nakikita ng mga ito. Baril dito. Baril doon. Agad naman silang nakita ng mga gabunan. Kaya sinugo nila ang mga ito. Pero bumabagsak lang sila isa-isa kapag natatamaan sila ng mga bala na tanso at tilak. Kumpadre, di sinabi ito ni Aling Delia na may oras lang pala ang bisa ng pambulang. Oo nga, kumpadre. Sagot naman ni Coronel. Sige! Subukan yung lumapit at isa-isayin namin kayo papatayin. Matapang na sigaw ni Tatay Ben. Kumpadre, kunti na lang ang bala natin. Hindi natin kakayanin ang bilang nila. Mamamatay na yata tayo dito. Bulong ni Coronel Paterno kay Tatay Ben. Alam kong malapit na maubos ang bala nyo. Unting-kunti na lang at mamamatay na kayo. Pang-iinsulto ng isang gabunan. Sa inis ni Coronel ay binaril niya ito. Yan ang nababagay sa'yo. Pweh! Sino ba ang gustong sumunod? Sumugod lang kayo! Matapang na wika ni Coronel Paterno. Kumpadre, lilima na lang ang natitirang bala ko. Ikaw, ilan na lang ang natira? Tatlo na lang sa akin, padre. Pero huwag kang magpahalata para di sila makalapit sa atin. Sige, padre. Nag-alinlangan ang mga gabunan sa kanila at tila'y takot din ang mga ito na mamatay. Dahil walang gustong sumubok na atakihin sila. Samantala, naputol naman ni Igon ang tali sa kanyang kamay at nanumbalik ang kanyang lakas na tila'y doble pa. Magtutuos tayo ngayon, pinuno ng mga gabunan. Tignan natin ngayon ang galing mo sa pakikipaglaban. Wika ni Igon sa kaharap niya. Isa kang taksil sa lahi natin. Naturingan ka pa naman na sugo. Ngunit heto ka ngayon. Kinakalaban mo ang kalahi mo. Sigaw ng pinuno ng mga gabunan. Humanda ka. Lasapin mo ang mga kuko. Nilundagan niya si Igon para ito ay kanyang tusukin. Nang dadampi na sana ang kuko niya sa katawan ni Igon, ay bigla itong naglaho. Nasaan na siya? Sabit nito sa kanyang isip. Ako ba ang hinahanap mo, gabunan?
saad ni Igon na nasa likuran na siya kaagad ng pinuno. Ha? Paano? Sigaw ng gabunan dahil sa lakas ng pagsuntok ni Igon. Bumagsak ito sa lupa at tumalbog pa ito dahil sa lakas ng puwersang pinakawalan ni Igon. Pagkatalbog ng katawan nito, sinigundan niya kaagad ng sipa ang gabunan. Eto pa! Tumalsik ito sa malayo at tumama ito sa malaking puno. Nilapitan ulit ito ni Igon at hinawakan ang kanyang ulo at itinaas. Hanggang dyan na lang ba ang itatagal mo, ha, gabunan? Sigaw nito sa pinunong gabunan. Inihagis niya ito pa itaas at isang malakas na sipa na naman ang ibinigay niya dito. Tumilapon ulit ito sa malayo at tumama sa malaking bato. Hindi na makagalaw ang pinuno sa tindi ng mga tama nito sa katawan. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bulsa at nilunok niya ito. Nagbago ulit ng itsura nito. Tumangkad at mas kumapal ang balahibo nito sa katawan at lumakas palalo. Ngayon, tignan natin ang lakas mo, bata! Wika ng pinuno ng mga gabunan. Ganon ba? Sige, ako na ang susugod! Sinuntok niya ang pinunong gabunan sa muka. Nagulat na lang ito dahil nasalo nito ang kamao ni Igon. Ha? Wala ka na bang ilalakas, bata? Wika ng pinunong gabunan. Sa inis ni Igon ay sinipan niya ang ulo nito. Ngunit hindi man lang ito nagalaw. Ha? Hindi man niya lang ininda ang sipa ko. Mukhang nahalata mo na ang lakas ko, bata. Ano ang ginawa mo para lumakas kang ganyan? Wika ni Igon sa kalaban. Nilunok ko lang naman ang isa pang mutya na galing sa aking kapatid na Yumao. Kaya pala, sabit nito sa kanyang isip. Paano ko na siya ngayon matatalo? Mas malakas na siya sa akin ngayon. Uwi ka nito sa sarili. Sumugod ulit si Igon. At sa pagkakataong yon ay ibinigay niya na lahat ng puwersa niya. Nalaki ang kanyang mga mata. Nang di man lang nayanig ang ulo nito sa lakas ng sipa na iyon ni Igon. Wala ka talagang kadaladala! Hinawakan ng pinunong gabunan ang paa ni Igon at iniwasiwa sa ere. Sabay hagis niya sa batuhan. Hindi pa nakontento ang pinunong gabunan at nilapitan niya ulit ito at dinakma ang ulo kagaya ng ginawa niya kanina sa kanya at inihagis ulit sa ere sabay talon ang pinunong aswang at sabay sipa niya dito ng malakas. Tumilapon siya kung saan malapit kina Tatay Ben at Colonel Paterno. At bago pa siya tumama sa malaking bato,
ay nahawi pa niya ang mga gabunan na nakapalibot kina Tatay Ben at Colonel Paterno. At nahiwa niya ang mga ito gamit ang kanyang matatalas na kuko. Bigon! Sigaw ng dalawa. Nagpulasan naman ang natitirang gabunan na nakapalibot sa dalawa kanina dahil sa takot ng mga ito na madamay sa dalawang malalakas na gabunan na naglalaban. Nilapitan nila Tatay Ben at Colonel Paterno ang bata at nagbalik si Igon sa anyong tao na walang malay. Anak! Igon! Igon! Gumising ka! Saad ni Colonel Paterno habang niyuyugyug niya ang binata. Bumuka ang mga mata nito at nanghihina na nagsalita. Tatay, Ninong, mamamatay na ba tayo? Tanong ng binata. Hindi pa anak, may pag-asa pa tayo. Sambit ng matanda. Ano po yun, Tay? Anak, nasa akin ang isang mutya na ipapalunok sana sa iyo kanina. Pinalitan ko lang. Ano ang gagawin natin din, Tay? Tanong ng kanyang anak na nanghihina. May plano ako, anak. Kunin mo to. Huwag na huwag mong bibitawan, ha? Wika ng kanyang Tatay Ben. Ano ang gagawin ko dito, Itay? Lulunukin ko ba? Hindi, anak. Kung may pagkakataon ka, ipalunok mo yan sa kanya. Bakit po, Tay? Mas lalo siyang lalakas kapag nilunok pa niya yan. Yun nga ang gusto kong mangyari, anak eh. Kumpadre, saan ka ba talaga kampi? Sa gabunan na yun o sa anak mo? Bakit mo na naman ipapalunok yung isa sa halimaw na yun? Mas lalo siyang lalakas kung ganun. Kumpadre, kapag linunok pa niya yung isang mutya, ay sasabog na yung halimaw na yan. Dahil lahat ng sobra ay may kapalit. Magtiwala lang kayo sa akin. Paliwanag ng matanda sa dalawa sa mahinang boses lamang. Kayong dalawa, umalis kayo dyan. Wika ng pinunong gabunan kay Tatay Ben at kay Koronel. Hindi kami aalis dito! Oo, patay kung patay. Wika ng mga ito, sabay kalabit sa gatilyo ng kanilang mga baril. Hindi ako tatablan ng mga yan, mga humuhang! Ngayon, naubusan na kayo ng bala. Ako naman! Hinampas niya ang dalawa gamit ang kanyang kamay at tumalsik silang dalawa sa magkaibang direksyon. Nakahandusay pa rin si Igon sa lupa at wala siyang magawa para tulungan ang kanyang Tatay Ben at si Colonel Paterno dahil nga sa nanghihina siya. Sinakal ito ng pinunong aswang at iniangat pa itaas. Magpaalam ka na, bata, dahil ito na ang katapusan mo! Wika ng pinunong gabunan habang tumatawa ito ng malakas. Agad namang ipinasok ni Gon ang mutyang hawak niya sa bunganga ng pinuno habang ito ay tumatawa. Biglang nabitawan niya ang binata at hawak-hawak nito ang kanyang leeg na parang nabubulunan siya. Ano ang ipinasok mo sa buhanga ko, ha, bata? Wika ng pinunong gabunan kay Igon. Hulaan mo, gabunan. Sabay takbo ang binata papalayo sa pinunong gabunan. Maya-maya'y nagbabago ulit ng anyo nito. Ah!
Hindi kinaya ng katawan ng pinunong gabunan ang pangatlong mutya na nalunok niya. Kaya naman, nung nagpalit siya ulit ng anyo, ay sumabog na ito dahil sa di kinaya ng katawan nito na magpalit pang muli sa mas malaking nilalang. Anak! Nasaan ka? Sigaw ni Tatay Ben dahil di niya na nakita ito noong sumabog ang pinunong gabunan. Andito po ako, Tatay! Nahulog po ako sa butas! Sigaw ni Igon sa tatay niya. Agad namang tinulungan ni Tatay Ben at ni Coronel Paterno ang binata para mailabas sa butas na yon. Pagkalabas ng binata sa butas, ay agad na niyakap ni Tatay Ben ang anak. Anak ko! Salamat at buhay ka! Tuwang-tuwa na wika ni Tatay Ben sa anak. Igon, inaanak, okay ka lang ba? Oho, Ninong. Itay naman, masyado kayong madrama. Sabay tawa ang magninong. Maya-maya ay tumayo na si Igon at biglang tumambad sa kanila ang apat na gabunan nang biglang lumuhod ang mga ito kay Igon. Panginoon, kami ay aanib na sayo bilang aming pinuno. Sana tanggapin niyo kami. Wika ng isa sa apat na gabunan. Hindi umimik si Igon ng ilang segundo. At maya-maya'y sumagot na ito. Sige, tinatanggap ko ang alok niyo. Pero sa isang kondisyon, huwag kayong mananakit ng mga tao. Dahil kapag nalaman ko, ako mismo ang papatay sa inyo. Naiintindihan niyo? Masusunod, Panginoon. Ibinalik ng isang gabunan ang baril ni Igon at nilisan na nila ang bundok na yon kasama ang apat na gabunan na magiging alalay ng ating bidang si Igon the Hitman, ang taong gabunan na tagatugis ng mga aswang. Whew! Ang lupit talaga ng mga bakbakan sa kwentong ito at sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Igon. Nakakalungkot man pero dito na talaga nagtatapos ang kwento nito. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay ng kwentong ito hanggang sa matapos. Yun lang po mga kapatid. At dako na tayo sa shoutout. Mega mega love shoutout kay Dos Oros, Milagrosa Luke, Verano Velasco, Yurik Escultura, Boholano Man, Leia Redobal, Miss Miami Laurel, Charlene Gumansing from Oman, Boniver Maximo, Joy Alfeche, Mirna Boho, Rosalinda Amor, Zac Ron Roja, Marlon Carbon, at kay Psychic Scorpio. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!